Congrats dahil nag-champion ka sa swim fest. At congrats dahil pinapansin na kita ulit. Ate, ngayon yung kasal nila. Kung sabihin, ipapaisip ka. Sasagala po ako? Oo naman. Eh, sayang naman yung ganda mo, no? Mami, tingnan mo! Wala na po! Umaya kang magsagala sa Aryana. Hindi naman po makikita yung binti niya kasi mahaba po yung gown. Alam mo ang ibig ko sabihin? Paano kung sumapit ang ating gabi? Kaarawan na niya. Kaya, mag-isip-isip ka naman. Aryana! Kending! Aryana! Umalis na kayo! 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 Hoy! Saan ka pupunta, ha? Kaya Aryana, no? Huwag ka na nga mangyayalang dito. Kaya na namin to. Malis ka na dito. Hindi mo naiintindihan, eh. Ako lang makakatulong kay Aryana. Ano ba yan? Kung kailan patapos naman tayo, eh. Umuulan. Nay! Anak! Siya at Aryana nahiwatay! Ano? Sandali nga! Makakatulong? Gusto mo lang sirayin yung buhay ni Aryana, eh. Hindi ka talaga magpagkatiwalaan! Malis ka na nga dito! Kaya na namin to! Ikaw eh, ha? Malis ka na dito! Marlon! Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa? May nangyari na nga kay Aryana, nag-aaway pa kayo! At ikaw, umuwi ka na! Mamaya, madisgrasyo na naman ang anak ko dahil sa'yo! Umalis ka na! Pero sa tingin niyo po ba, dadali ng Tagalupa ang anak niya dito sa inyo? Anak ko! Mahal na Reyna, kung sana kayong magagalit ha, o baka naman po naghihintay tayo sa wala. Darating! Darating po ang anak niyo! May usapan kami ni Ofelia. Kailangan niyang ibalik sa akin ang anak ko dito. Eh, paparap mo sakali, mahal na rin, eh, hindi niya kinupad yung usapan niya at bago isip niya. Wala na siyang magagawa, Dikya. Dahil isa nang ganap na sirena ang anak ko. Kailangan niya itong ibalik sa dagat para lang mabuhay. Ngayon, kung hindi si Ofelia, sigurado ako na si Ibiang at yung anak niya ang magdadala sa kanya pabalik sa akin. Andoy! Sakay na kayo dalilan sa ospital! Hindi ka rin sa bahay na lang. Kailangan may uwi namin sa bahay. Ha? Bakit doon? Utang na log ka rin ako. Palagang gusto mong tumulong, ihalit mo ko sa bahay. O sige, eh, teka, tulungan ko na kayo! Sala! Kami na bahala. Sala lang. Hubert! Bakit? Ano nangyari? Diyos ko,
Kami na bahala kay Rana. Eh, sigurado ba kayo ayaw nyo dali sa ospital? Sigurado nga kami! Diyos ko. Sorry, sorry. Salamat, Carlina. Andoy, tara na. Lola, pakas ka ng pinto. Tara na. Grabe, please! Ay, sorry. Alam ba nangyari kay Aryana? Bakit ba siya may matay? Ah, tulungan kita. Kasama niyo. Gising na! Gising na! Mami, sino po yun? Anong sino yun, anak? Aryana! Magsasalita yung mga isda. Mami, hindi niyo po ba narinig yun? Magsasalita po yung mga isda. Tinatawag po nila ako. Mga isda, Aryana? Sigurado ka ba dyan? Diyos ko. Eh, hindi mga isda naririnig mo. Sirena yun. Ano pong sirena, Lola? Walang sirena, anak. Lola, walang sirena! Pero may mga narinig po ako. Mga isda. Huh? Anak, nilalagnat ka. Mami, nagsasalita yung mga isda. Narinig, Aryana! Ate, naalala mo yung kwento mo sa akin dati? Nung bata ako. Yung mga tungkol sa sirena. Pinilit nating ilayo si Aryana sa tadhana. Pero niluloko lang natin yung mga sarili natin eh. Walang sino man ang pwedeng tumaka sa kanyang tadhana. Tanggapin mo na, Ofelia. Hindi, Lola. Ate, magpahinga na lang. Ako na muna magbabantay kay Aryana. Ayoko iwanan ang anak ko. Ate, walang mangyayari sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tsaka babantayan ko siya laban sa mga Chokoy tsaka sirena na yan. Huwag mong sinasabi yan, Andoy. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa anak ko. Hindi makukuha ni Neptuna si Aryana. Gagawin ko lahat para maibalik siya sa dati. Hindi ako papayag na maging sirena siya. Minsan na siyang nawala sa akin. Hindi ko na papayag ang mangyari yun. Ayoko na. Ayoko na. Ilang oras na tayo dito. Hindi pa rin nilalabas ni Ofelia si Aryana. Ma, kung ikaw ba ang mami ni Aryana eh, isusurrender mo ang anak mo, hayaan mo mawala siya sa'yo? Hindi ako ang mami ni Aryana. Alam nyo, umuwi na lang tayo. Hubert, alam mo naman yung plano, hindi ba? Kapag hindi tumupad si Ofelia sa kasunduan nila ni Neptuna, tayo ang tutupad noon sa kanya. Tayo ang maghahatid kay Aryana, kay Neptuna. Ma, hindi naman tayo papalapitin kay Aryana. Ano gusto nyo gawin natin? Basta na lang tayo sumugod dyan? Para kidnapin si Aryana? Tama. Delikado. Oo, ma. Delikado talaga. Kaya huwag natin gawin to. Ha,
Ibiang kikiblok kay Aryana. Aryana! Tita! Aryana! Kuya Andoy! Ano ba, Marlon? Ang agagay! Kuya, kamusta si Aryana? Okay na ba siya? Okay na siya. Sige, teka lang. Hindi. Tulog pa. Tulog pa siya. Sige, mamaya ako na lang siya pupunta kapag ising na siya. Kuya, ano ba talaga nangyari kay Aryana? May sakit siya. May trangkaso. Kaya di mo siya pwedeng dalawin. Mahahawak eh. Oo, nakakahawa talaga. Kuya naman, kanina sabi mo sa akin okay na siya tapos ngayon? Basta, di mo siya pwedeng dalawin. Sabi dyan. Kuya Andoy. Hindi! Ba ang sirena nakakasagot pa ng cellphone? Anak, tinatrangkaso lang naman pala si Aryane. Kaya huwag ka na masyado mag-alala dyan, ha? Pag kayo po ba, ma? Kapag nagkasakit kami, syempre mag-aalala ka rin, di ba, ma? Aba, syempre. Anak ko kayo. Mahal ko kayo. Di mag-aalala ko. Ganun din naman po si Kuya. Love niya po si Ate Aryana. Ikaw, anak, tumigil ka na. Iniinis mo na naman ang kuya mo. Ma, totoo po yun. Mahal ko po si Aryana. Ang dumi-dumi lagi ng sasakyan. Linisin mo naman ng maigi. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ikaw, kumain ka na. Ma, ano ba? Okay. Nagkabuntot na nga yung tao eh. Hoping ka pa na okay siya? Ma! Aba anak, iba na yata yung pag-aalala mo kay Aryana. Kung hindi lang yung nagkabuntot yung taong yon, iisipin ko, in love ka sa kanya. Pero alam niyo, ma, hindi talaga ako naniniwala na tangkaso lang yung sakit ni Aryana, ma. Bakit? Nung nakausap ko si Kuya Andoy, parang takot na takot siya eh. Takot? Bakit naman siya matatakot? Ma, anong plano mo yun? Huwag kang mag-alala. Hindi na kita idadamay dito. So, itutuloy mo pa rin yung paghingi ng tulong sa iba? Oo. Magbabayad na ako ng mga taong dudukot kay Aryana. Ma, totoo sinasabi ni Mari. May hindi sinasabi sa atin ni pamilya ni Aryana. Kagabi kasi, nakausap ko si Carlina. Nagpapanik daw yung buong pamilya, pero ayaw naman daw dalhin sa ospital si Aryana. Nagising yun, sigurado malalaman niya lahat. Where's honor ng anak ko? Champion sa swimming team. Tupad na yung ilan sa mga pangarap niya. Magtatayo tayo ng malaking negosyo. Malaking negosyo ng Biko? Oo. Andoy, may nakaraming pangarap pa ng pamangkin. Pangarap para sa sarili na. Para sa atin. Ate, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa tayo ng paraan para matupad yung mga pangarap niya. Naniniwala ka pa ba sa mga sinasabi mo, Andoy? Sumusuko na ba, ate? Ayoko sumuko.
Pero ano magagawa ko? Ano magagawa ko? Kita mo naman, anong petsa na, oh? Basta tayo, basta tayo. Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Naniniwala ko, hindi si Ofelia, si Ibiang at yung anak niya magdadala sa anak ko dito. Kaya hindi maaaring wala ko dito pagdating ng anak ko. Paano kung pumunta dito si Neptuna? May laban ba tayo sa kanya? Ate, lalaban tayo. Lalaban tayo, okay? Hindi man makuha ni Neptuna ang anak ko. Anong buhay ang naghihintay sa kanya dito? Isang sirena sa lupa. Andoy, nakita mo ang reaksyon ng lasing na nakakita sa pamangkin mo. Iisipin ng mga tao, ano? Halimaw ang anak ko. Halimaw si Aryana. Abagin ako, Maria. Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ang sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Mami? Ako po. Kumusta ka na? Thank you.
pa rin naman, anak. Mami, mukha pa po ba akong tao na ito? Tao pa po ba itatawag nila sa akin kapag nakita nila akong ganito? Ginawang Serena para mapilitan ko kayo, ibalik niyo ako sa kanya. Anak, hindi ko gagawin yun. Hindi kita ibabalik sa kanya. Pasang gabi. Yung Serena? Ayan. Kalahating minuto. Nadaling po ba namin dito? Oo.